PBBM, itong bilog na to binigay. Ano kayang building yun? Tayo sa puntod ng mga Dilawan. Style, oh, na Spanish. Hanggang ngayon, ginagawa pa yung pinapagpatuloy pa. Siya yun. Sa ngayon? Wala na maalos na gawa si Duterte. Kay Noy-Noy lahat yun eh. Baka opo, kokorek ko lang po kayo doon sa sinabi niyo wala pong nagawa si Duterte kasi baka mabash tayo niya. Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. So may napansin ako dito mga kamaster na parang style museum. Oo. Napakalaki. Meron palang ganitong kalaking lugar dito sa Manila Memorial Park. Oo. Ano kayang building yan? Hi mga kamaster, nandito na po tayo sa Manila Memorial Park. Oo. Ngayon naglalakad ako, papunta po ako ngayon sa puntod ng dating Pangulong Corazon Aquino. In short, kasama po niya doon ang puntod din po ni Noy-Noy Aquino. Magtatanong-tanong muna tayo ka master. Samahan niyo po ako sa buong video to. Dahil kahapon lamang nagpunta po rito ang Pangulo ng Pilipinas. Oo, na si Ferdinand Bongbong Marcos, si PBBM mga kamaster. At nakakatuwa dahil masyadong updated yung vlog natin ngayon. Tribute ko po ito dahil kumbaga humahanga po ako sa kabaitan ng ating Pangulo dahil biruin mo kahit kaalyado niya ang mga Dilawan ay nakuha niyang puntahan mga kamaster. So pupuntahan din natin yung puntod ng sikat na si Rico Yan. Tanong natin dito. Teddy, saan po yung puntod ni Rico Yan? Diretso pa po. Oh, thank you po. Ano po yung... Sino po yung sikat na nandito? Wala kang kilala dito? Ang nakalibing. Sila Ninoy. Oh, sila Ninoy po, diretso doon. Oh, sa kabila. Ah, pero pagka dumiretso ko ito kay Rico Yan, may daan na doon pa ni Pelis pala ng Ninoy. Sige pala. Tanong natin. Ate, magkano yung pagpapalinis ng ganyan, pagpapaayos, magkano inaabot? 1.5 po, sir. 1.5? Isang ganito? Apo. Vlogger po ako. Ah, ibig sabihin, sa isang ganito, 1.5 ang babayaran. One time lang po yun, tapos may monthly po yun. Ah, may monthly pa? Okay, sige po, salamat. Yung 1.5 sa grass lang po. Papunta po kasi ako kayo, ano, sa puntod po ni Cory Aquino. Ayan po, yung limig kong ban na yan. Diretso nyo lang po yan, pagpapa ng tila, diretso. Thank you. Labak pala nito guys. Sa mga nagtatanong ka master, bakit ito yung gustong gusto kong vlog, yung mga sementeryo kahit delikado. Ito po kasi ay parang pagpapahalaga rin po. Oo. Sa mga kahit sabi mong wala na sila sa mundong to, ay nabibigyan pa rin po ng halaga ang kanilang huling sandali or huling lugar. Ka master eh. Oh, ang ganda naman ng motor na to. So dito tayo. Actually, natanong ko na rin po sa NBI na ang pagbablog po sa mga sementeryo ay hindi po masama. Lalong-lalo na pag may mga permit ka naman. Bago po natin marating ang puntod ng mga Dilawan. Sorry to the words. Kasi siya na kayo sa mga words na Dilawan. Pero talaga naman pong Dilawan ang tawag sa kanila. Pero wala pong politika tong vlog natin. Hanggat maaari po, kasi ang Pangulo na nga po ng Pilipinas eh, hindi na nga po nagpolitika eh, dahil biruin mo,
13 years anniversary ng kamatayan po kahapon ng dating Pangulong Corazon Aquino. Siya po yung kauna-unahang babae ng Pangulo ng Republika po ng bansa natin, ng Pilipinas. Ang ganda. Alam niyo mga kamaster, hindi naman po sa porket mayaman ng patuloy dito, Yuchenko may-ari niyan. Hindi naman po porket mayaman or nagpatayo ng ganyang ano, ay nag-aaksaya na sila. Convenience din po kasi sa kanila yan, lalo na pag malaking pamilya, galing ng mga pagdadalaw ng ano, galing ng mga probinsya, malalayong lugar, marami sila. Master, tignan niyo yung bongga. Ay, mukhang hindi mauubos ang isang oras. Mga kamaster, sana samahan niyo po ako sa buong video ito. Dahil pansamantala habang hinahanap natin yung puntod ng dating Pangulong Corazon Aquino o ng mga Dilawan, ay iikot ko muna kayo, papasyal ko kayo sa mga sosyal at magagandang musileyo dito. Ay, ayun o kamaster, nagagandahan po. Ito, ang laki pala ng ano, Manila Memorial Park. Tignan nyo to guys. Ayan. Parang Roman style, oh, na Spanish. Pasensya na kayo guys ha. Mamaya na natin ilalagay yung mga background. Or i-voice over ko na lang yung ilang impormasyon sa sementeryong to. Kasi hindi natin masyadong ano, first time natin. Papakita ko sa inyo. Comment kayo mga kamaster. Kung anong klaseng puno ito na may malalaking mga bunga. Ayan o. Ano yan? First time ko nakakita ng ganyan. Anong tawag dyan? Ano to? Comment below nga. Ano yan? Actually, hindi siya pwedeng galawin eh, or pitasin. Pero hindi ko alam kung nakakain ba yan or what. Kuya, anong tawag dito sa puno na to? Dragon Ball? 100 million zenny. Huh? Ilan taong libo ba ka mo? Teka, mga nasa 1,000. 1,000? Kung ganun, 1,000 zenny! Ayoko, ayoko talaga! Then, ha? Dragon Ball? Akala ko pito lang yung Dragon Ball, pero ang daming bunga nito. Ang nakakatawa lang. Nakikita ang bulaklak nyo, tignan nyo. Ayan o. Kasi wala tayong nakita rito nakabuka. Ay, yun yung petals. Okay. Red pala. Eto. Yan ang bulaklak nyo, Dragon Ball. Magaling naman, Dragon Ball pa ng tawag. So, eto, meron ako napansin dito mga C ang apelido. Mga Tong, Sepeng, Lee, mga Chinese po. Oh. Sama-sama sila mga kamaster. Hindi ko kakayanin to kamaster maglakad pabalik. Sobrang layo po. Dumating kasi tayo guys, 5:20 na ng hapon. Dahil nga po sa insidente ng nangyari sa akin. Ayan oh. Sa SM, pag nagtitingin ako niyan, umaabot na po ng ano yun eh. Ng 3,000 yung maliit lang. Ayun sa napagtanungan ko din dito, hindi bumababa sa 30 to 40,000 ang mga halaga ng bawat libingan dito. Depende po sa kinalalagyan. Oo. Kaya parang ang binabayaran mo rito yung lupa. Kasi nga po, pag sinabing Manila Memorial Park, karamihan po niya mga artista, mayaman, politiko. Itong puno na to ka master. Yan o. Ito ay isang mabolo. Oo. Ayan o. Kumakain ka ba yun guys? Ayan o. Ayan o. Kaso ayokong kumain yan. Pagaling dito. Pero favorite ko pa naman yun guys. Tawag na mabolo. Kaya sa tinawag na mabolo. Dahil pag pinipisa, umaano siya kumakapit dito. Ayan, nakita ko na guys. Ay, bongga. Ito na, nakita ko na rin sila. Alam mo rin? Opo. Ah, hinanap niyo rin po? Okay, hindi. Alam ko na ito. Nakalimutan mo lang. Simple lang pala talaga. Ano? Simple lang, oh.
So itong nakikita nyo ka, Master, bigay po ito ng mga congressman, itong mga bulaklak dito. Ito naman po yung bigay ng Pangulong Duterte. Hindi pa nakakabungal kay Duterte. Kay ano po, kay PBBM, itong bilog na ito binigay. So ang dami pong nakikita nyo mga bulaklak ng mga dumalo. Kasi nga po, kahapon po yung death anniversary ni dating Pangulong Corazon Aquino. Ika 13 years na po yun, mga kamaster. Siyempre, hindi po open, very open po yung ano nila, no? Hindi po nila ikinlose. Gusto daw po bang ilipat sa libingan ng mga bayani? Kasi di ba sabi nila pag naging presidente, pwedeng ilibong ilibing. Pero ayaw lang po nila. Hindi, siguro private na siya. Gusto lang private siya. Oo. Ayun, kamaster, makikita mo yung dilaw na ano, simbolo ng dilawan. Kaya tinawag na dilawan. Oh, yeah. Kasi yung iba po minamasama pag sinabing dilawan. Ay, eh. Hindi naman siya. Oo po. Wala naman po sa puli. Oh, iba naman po yun eh. Kumbaga parang... Parang ano lang yan. Oo. Pare-pares naman tayong Pilipino, diba? Oh. Basta ako kamaster, hindi ko, wala po akong comment sa mga ganun dahil hindi ko naman po naabutan yung paglilingkod ni dating Pangulong Corazon Aquino. Basta ako po, very neutral. Neutral lang po. Pati yung libing nito. Ito ang the longest nagpunta po funeral kayo ng... in the history of the world. Isa ko yan. Ah, oh, talaga po? Nakipagliling po kayo dati? Oh, the longest funeral in the history of the world. Putang million. Okay lang po, nakabideo ako, sir. Ha? Ano po yung masasabi niyo sa pamumuno po ni dating Corazon Aquino? Kasi ako po, hindi ko po inabutan eh. Ayan, okay na, wala naman. Okay naman po. Pero maganda, maganda sila magdala. Mm-hmm. Very honest sila. Pati nga si Noynoy, very, very honest eh. Walang kuwan niya. Opo. Eh, siyempre normal. Pagka... Saka maganda po yung ekonomiya din natin, yung kay Noynoy, no? Yung part na yun. Noynoy maganda. Maraming nagawa yun. Hanggang ngayon, ginagawa pa yung... Pinapagpatuloy pa. Siya yun. Nag-start ako. Nag-spill over lang sa kanya yun. Kay Duterte, no? Hanggang sa ngayon. Wala naman alis nagawa si Duterte. Kay Noynoy lahat yun eh. Hmm. Pero ganun talaga. Siyempre sunod tayo. Kung sino nakaupo. Opo. Pero correct ko lang po kayo, Tay, kasi ako bilang hindi naman po din ako. Para si Marcos din, di ba? Ginagalang din niya, di ba? Opo. Correct ko lang po kayo doon sa sinabi niyo wala pong nagawa si Duterte. Kasi baka mabash tayo niya. Marami po nagawa ang Pangulong Duterte. Pinagpatuloy lang po niya. Kumbaga parang... Pinagpatuloy niya. Kumbaga ginawa niya naman yung tungkulin niya din. Baka ako number one Duterte ako. Nung kumampanya yan, ako nagdadala ng bandera ni Duterte rin sa Luneta, yung bago siya ma-elect. Opo. Diehard. Duterte, o kanya lang, kung pinag-ano niya tayo sa China, medyo na ano ko eh. Ah, ganun po. Eh, biro ko pa. Mga kamaster, kanya-kanya tayong opinion. Ah, kumbaga, si sir ay mamamayan din po ng Pilipinas. May sarili po siyang opinion. Hindi, opo, okay lang po yun. May kanya, Pilipino tayo, may kanya-kanya naman. May kalayaan po. Kumbaga, freedom of speech naman sabi po yun. Sabi naman ni Marcos, di ba, hindi niya bibigay kahit isang pulgada sa insect, di ba? So, yun, kanya natuwa naman ako sa kanya. Pero kayo, sir, pabor po ba kayo kung sakaling ililipat sila sa libingan ng mga bayani? Kayo, mga kamaster, comment below. Kung sakali, pabor ba kayo kung magkakaroon ng pagkakataon ilipat sa libingan ng mga bayani si Corazon Aquino? Ako hindi ah. Okay na ako rito. Sa bagay. Okay na ako. Ba't kailangan ba maging... Hindi, yung mga nagtatanong po kasi. Para maging bayani ako, kailangan ba sa libingan ng bayani ako maibigay? Hindi naman siguro, di ba? Opo. Okay. Diba? Sir, makikita niyo itong bandila ng Pilipinas dito sa gilid ng ano? Ng... Sino ikaw? Usap mo? Ah, nagbablog po ako. Paano po ako, ano? How do you earn your living? Sabihin, vlogger ka. Paano mabubuhay? Paano ka naman mabubuhay? Sa mga subscribers ko po na hindi po nagsasawa na nanonood sa akin. Kami bayad yun. Opo, nagkakaroon po tayo ng konting earnings doon. Pero, pinapaikot lang po natin yung kinikita natin. Halimbawa, kumita tayo for example ng 15,000 a month. Uh-huh. Ayun po, pinapaikot-ikot ko lang po iyon. Para makapagbigay ka ng information, gano'n? Opo, tsaka para po, halimbawa, pupunta ako dito, gagas. Opo, bilang ano po kasi, dito po ako lalong humanga ngayon sa pangulo natin ngayon si BBM. Kasi biruin mo, kahit po kaaliyado niya ang mga dilawan na sinasabi nilang dilawan, ay nakuha niya pa rin dumalaw at inalala pa rin po yung 13 years na death anniversary ng... ABS-CBN po nang galing. Ngayon, ang nakalagay lang po dito, nagbigay ng bulaklak si Pangulong Bongbong Marcos para sa anniversary ng kamatayan. Oh, nagpadala lang. Ah, okay. Wala kasing nakalagay na ano eh. Na personal, hindi. Oo, na nagpunta siya. Kasi si Duterte nagpapadala rin pero bulaklak lang. Hindi siya kasi busy-busy mga tao yun. Oo nga po eh. So mga kamaster, lilinawin lang po natin sa vlog. Hindi po pala totally nang galing, nagpunta rito si BBN. Kahapon. Pinadala lang po. Kasi akala ko po kasi nagpunta talaga. Mali yung pano ah. Mm-mm. Sinasabi mo kanina. I-correct mo. Opo. Correction lang po. Kamas. Lahat naman yan. Hindi rito yung punta eh. Ewan ko lang. Ayoko naman ano. Pati si congressman sino to? Tony. Baka Tony kuha ko eh. Hindi. Pisa nila yan eh. Baka nandito rin yan. Di ba?
Nung nakaraan na i-vlog po natin yung puntod po ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, ngayon naman ay nakarating tayo dito sa puntod ng dating Pangulong Corazon Aquino at ang kanyang anak na dati ding Pangulo na si Binigno Ninoy Aquino III. At nandito din ang asawa at tatay naman ni asawa ni dating Pangulong Corazon Aquino na si Binigno Aquino na nakapangalan po ngayon sa Ninoy Aquino International Airport, mga kamaster. Yun lang po yung alam ko. Sensya na wala ako masyadong alam sa kanilang mga ano dahil hindi naman ako nabuhay ng time na yun. Pero, ayan. Kita nyo. Simple lang. Yung mga binigay ng mga bulaklak dito. Tapos, andito pa po yung picture ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Yeah. Dating senador na si Binigno Aquino Jr. Ito yung kanyang asawa na si Corazon Aquino. At ito naman po ang kalilidin lang dito ng last year ni dating Pangulong Noynoy Aquino o Binigno Aquino. Meron pang nakaibabo dyan na Coca-Cola, saka yung chicharon na may ribbon. Oh, kumbaga parang hindi po isa sa akin yung pagiging vlogger ka or journalist ka. Kasi alam kong vlogger may sweldo tapos sinisiraan yung mga ibang tao . Yung iba po, yung ibang vlogger po. Ganun po. Sweldo sila para manira ng tao. Yung iba po, hindi po natin maiiwasan yan. Kahit po hindi ka vlogger, may mga taong ganun ang ugali na naninira talaga. Pero ako, bilang ako, hindi naman po tataas yung subscriber ko kung hindi naman po maganda yung content ko. Kasi more on historical po ako. Hindi ka distorted history. Parang opo, kung ano lang po yung totoo. Kaya nga po pinakinggan ko yung panig po ninyo. Dahil kayo po yung kayo po yung nabuhay Nung panahon. Kaya yan ang the longest funeral in the history of humanity, sabi nila. YouTube mo, Master opo. Gala. Opo. Sabi pag nag-YouTube ako, may hindi ka kita ron. Opo. Ito kasi nating dilawan, hindi naman po sinabing dilawan ay kalaban na. Actually, marami naman din po silang nagawa. Ang ano ko lang naman po, hindi na po natin kailangang haluan ng politika dahil sila po yung nananahimik na mga kamaster. Sila po yung nananahimik na mga kamaster. So, ayun.